To the rescue at pinagtanggol po ni Congressman Erwin Tulfo si PBBM, mga kababayan, laban kay PRRD na nagsabing eto daw si President Marcos Jr. ay papasyal-pasyal lang abroad. Sa walang habas daw nitong out of the country travel na sa loob ng kanyang 20 months na panunungkulan bilang presidente at 23 times ay itong nag-travel abroad. At bawat isang travel po ay daan-daang milyon po ang gastos. Ayon pa kay Congressman Erwin Tulfo na produktibo naman daw ang travel na ito ni PBBM. At hindi lang naman daw si PBBM ang gumagawa nito. Gayun din daw ang ginagawa ng mga nakaraang pangulo. Pero ang sabi naman ng ilan na kung ikukumpara mo sa mga nagdaang pangulo na dihamak na sandamakmak na daw ang naging travel abroad ng kasalukuyang pangulo kumpara sa mga nagdaang panahon ng mga nakaraang leaders. At buti daw sana kung nagkaroon daw talaga ito ng magandang bunga. Pero ang mga pledges daw na nakuha ni PBBM sa ibang bansa ay hindi naman daw nagkatotoo. Depensa naman ni Tulfo eh dahil daw sa ating konstitusyon ito, nabagamat nangako daw ang mga banyaga na mamumuhunan dito sa ating bansa, pero umaatras daw dahil sa ating kasalukuyang konstitusyon. Kaya ginastify ni Tulfo na kailangan talaga ng charter change. Ating pong panoorin ang sinabi mismo ni Congressman Erwin Tulfo. Hingi lang po ng reaction sana doon sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na parang sabi niya naglalakwacha lang daw si Presidente abroad. In fairness, mga kababayan, ay sinalsal po yan ng media dahil ang sabi naman ni President Duterte ay pasyal-pasyal lang naman, di ba? Hindi naman talaga niya sinabi na lakwacha. Mas nakaka-trigger lang kasi ang word na lakwacha kaysa sa pasyal. Well, kung titignan ho natin, iba-iba ho yung strategy ng bawat administrasyon. Papansin natin, GMA, sinasabi din na maraming mga biyahe. Si Erap, well, dahil short-lived lang yung kanyang term. Pero ang isang bagay lang po na napansin natin dito kay Erwin Tulfo ay parang hindi na ito lumalaban pagdating sa issue ng kurakutan. Pero dati galit dito si Tulfo, pero ngayong naging kongresista na siya ay lumalabas na siya ay naging go with the flow. Si Pangulong Duterte hindi masyado ilang bansa lang. Well, knowing naman kasi kaya hindi siya makabiyahe dahil marami not welcome siya sa Europe, di ba? We all know that. Diba? Medyo natawa pa si Tulfo, mga kababayan, na kaya daw hindi nakakapagbiyahe na madalas si PRRD sa mga bansa dahil unang-una hindi daw siya welcome sa Europa at Amerika, kaya limited lang daw ang kanyang bansa na pupuntahan dahil marami siyang kalaban. Yan daw ang dahilan kung bakit mas marami daw travel si PBBM ngayon kaysa noon. And even sa United States, so limited yung travel ng Pangulong Duterte sa Asia, China, Japan, at yung mga kaibigan, Russia. Kaya limited ang biyahe ng Pangulo. So kung hindi pala niya inaway ang Amerika at Europa, Erwin, ay baka mas marami pang lakwatsa si PRRD? Yan ba ang tinutumbok mo, Tulfo? Actually, kung titingnan natin, we in the media know, we know about it. Ano po bang ginagawa ng Pangulo? I mean, Pangulo goes out of the country to get investments, to secure investments. Alam naman yan ang sambayan ng Pilipino na nangangalap nga ng investment ang ating Pangulo sa ibang bansa. Pero ang malaking katanungan, bakit buwan-buwan? At minsan pa nga sa loob ng isang buwan ay 2 hanggang 3 beses nangyayari. At hanggang kailan po ang ganyan? Hanggang sa katapusan ba ng kanyang termino? Meron pa pong 4 na taon si PBBM. At kung buwan-buwan siya na nagtatravel abroad gaya ng nangyayari ngayon, ay sadyang napakalaki talaga ang gastos. Dahil sumasama pa yung mga alipores niya kagaya nitong Septamba. Siguro, yung mga kasamahan ninyo na kasama ng Malacanang sa mga travel, you can ask them. Ano ba ginagawa ng Pangulo doon? Ano nga ba ang ginagawa ng Pangulo doon, Tulfo? Marami rin kasing nagsasabing na mayroon na daw hocus-focus na nangyayari. Na di umano, mayroon daw ibang agenda ang ginagawa doon ang ating Pangulo. Hindi po tayo ang nagsabi niyan, kundi ang ating mga kababayan. Fidel B. Ramos, same thing. Ganun din. Si Cory, hindi masyado, not much. You have Fidel B. Ramos, biyahe din. And then after that, yun nga si Erap, and then GMA, biyahe, and then si Pinoy, may mga biyahe din, si Pangulong Duterte, wala masyadong biyahe. So bawat administration, kanya-kanyang strategy. Kaya nga Tulfo, ang tanong ng taong bayan ay yan na lang ba ang solusyon ni PBBM sa ating kahirapan? Sabi nga ng sambayan ng Pilipino na nandito ang pinaglilingkuran mo at hindi naman sa ibang bansa. Paano mo matutukan ang trabaho mo dito kung busy ka sa ibang bansa buwan-buwan? At ang hinanakit pa ng taong bayan na kung mayroong problema dito sa ating bansa ay hindi niya nga napupuntahan. And the purpose of their trips are to, of course, to harbor investments, makakuha ng mga investments. Ang problem nga lang, napupulaan yung gobyerno
nasaan na yung investment? Yung problem ho yung investments ho natin, nakakabit po kasi yun sa economic provisions po ng constitution natin. Huwag mong sabihin, Tulfo, na ipagpipilitan na naman nyo ang charter change sa isyong ito. Gusto kasi nila tayong mapapayag dito sa charter change na pinapangakuan tayo ng langit para lang mapapayag tayo dahil mayroong interest ang mga ito. Ang bottom line po ng charter change ay iyan, mga kababayan, kahit pa'y sinasabi nilang economic provision lang iyan, ay ang kanilang ultimate plan ay para mapalawig ang kanilang termino. Paano ka ho mag-invest kung ako? Kahit ikaw siguro, sir, pag pumunta ka doon sa isang lugar, sasabihin ng mayroong resolusyon ng konseho. Abante, kung gusto mo mag-invest dito, meron kami mga kababayan dito, makisosyo ka na lang, pero 60% yung sa amin, 40 ka lang. Pera mo, papayag ka ba na 40% ka lang? 60% nung wala namang laway lang yung ginamit ng kabila. So basically, why would they invest in our country kung hindi naman 100%? Eh yun nga ang katanungan, Tulfo. Eh alam niyo naman pala na mayroong problema sa provision iyan ng Constitution. Pwede naman niyang amiandahan nang hindi nag-charter change ng buo. At alam niyo na yan ang balakid sa mga investors. Eh anong punto na naglilibot sa buong mundo ang ating Pangulo? Kung aatras lang naman ang mga investors sa mga pledges nito, dapat sana ayusin niyo yan muna bago tayo maghanap ng investors, diba? Pero mga kababayan, alam naman natin na nagpapalusot lang talaga ang mga taong iyan. Na ownership sila. So that is the reason why meron tayong tinatawag na economic reforms na I believe dinidinig din sa Senado or what's going on in there. So going back to your question na bakit maraming biyahe, eh, kanya-kanya yung diskarte. Ay naku, Tulfo, naguguluhan kami sa'yo. Kanya-kanyang diskarte sa biyahe. Eh kasasabi mo lang eh, naa-attract ang mga investors dahil mayroong 60-40. Iunahin nyo na lang niyang amiendahan. At hindi naman kailangan ng charter change yan. At kung balaki dyan sa pangungumbinsi ng ating Pangulo ng mga investors, ay dapat sana ayusin niya yan muna para hindi naman masayang ang pagpupunta-punta sa ibang bansa.